Hello mga boss, kamusta po kayo? Here again, Sil Antonio para sa Salt and Pepper. Bago nga palang lahat, bago tayo magsimula, magpapasalamat po ako sa mga tumangkilik sa atin, sa mga nag-subscribe. Na-reach na po natin ang 100 subscriber. At napakasaya ko po sa ganyang narating ng ating channel. At 103 na nga actually, 103 na. Nagpapasalamat ako sa inyo. Sana dumami pa, sana tangkilikin nyo ang channel natin at ang mga video natin. Maraming salamat po. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon ay isang bagay na sikat at napapanahon. Ang COVID-19, coronavirus. Ang tanong dito nakukuha ba ang coronavirus sa pagkain kahit hindi exotic food ang kakainin mo, kahit hindi paniki o ahas? Yung mga simpleng pagkain na nasa hapagkainan natin, makuha ba natin yan? Ang sagot dyan, posible. Posibleng makuha natin yan doon. Bakit? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kahit hindi paniki, ahas o insekto ang kakainin mo o anumang exotic animal, maaari mong makuha ang coronavirus. Kaya medyo nakakatakot sa panahon ngayon. Nakakatakot dahil bigla ka nalang mahahawa nang wala kang kamalay-malay. Kahit nag-iingat ka, kahit nakamask ka, diba? Napakahirap. Alam niyo bakit? Alam niyo kung paano kayo mahahawahan kahit hindi exotic po ang kakainin nyo, kahit sa mga simpleng pagkain lang? Ito yon. Posible ang isang infected worker o food handler ay mailipat ang coronavirus sa pamamagitan ng pag-ubo o pag-hatching niya sa pagkain kanyang itinitinda. Yung pagbahing niya, diba? Lalo na hindi siya sumusunod sa good personal hygiene practices. Diba? Wala siyang mask, wala siyang gloves, nagtitinda siya. O, diba? Napaka nakakatakot. Ang advice ng WHO, World Health Organization dito, ay maghugas mabuti ng kamay bago magtinda. Yan ang sinasabi sa mga food handler. Bago humawak sa pagkain, ay magmask at maggloves. Kahit magagloves ka, kailangan mong maghugas ng kamay ng mabuti. Diba? At kung hahawak ka ng pera, magsusukli ka, may magbabayad, kailangan mo maghugas ng kamay. Kahit nakagloves ka. At kailangan nakamask ka lagi. Yan ang kailangan ng mga food handler. Sa mall, sa palengke, kahit saan tindahan ng pagkain, kailangan nilang gawin yan. At kung infected ang isang tindera o tindero, kailangan patigilin siya sa kanyang trabaho at gamutin hanggang siya'y gumaling. Dahil hindi dapat magtitinda ang isang infected ng COVID-19 sa isang tindahan ng pagkain. Delikado. Okay? Ganito po kasi yan, mga boss. Hindi lang face mask o anumang protection ang makakapag-protekta sa atin sa COVID-19 o coronavirus. Ito kasi yon. Maaari mo din itong makuha sa mga mall. Sa mga bilihan mo ng sa mga food stall, bilihan ng pagkain, bilihan mo ng burger, shawarma, pizza, hot dog, mga milk tea, mga wraps, mga shake, 'di ba? Maaari mo makuha 'to diyan. Paano? Kung yung tindera infected tapos hindi nakamask, hindi naghuhugas ng kamay, prepare ng pagkain, hindi siya sumusunod sa food handling personal hygiene, maaari niya mailipat sa pagkain na ibibigay sa iyo yung virus. Di ba nakakatakot? Oh. Kaya medyo mapagmatsyag tayo. Pag medyo yung tindera mukhang baboy, walang mask, tapos marami yung kamay, tapos hindi naghugas, walang gloves, ahawak ng pagkain, tapos ibibigay sa'yo,
medyo iwasan natin bumili doon. Okay, ganun din sa mga department store, sa mga food chain, iwas-iwas natin, maging mapag-check tayo. Okay, di ba nakakatakot? Naisip mo, di ba? Medyo nakakatakot yon. Eh, paano naman sa palengke? Okay, sa palengke tayo. Siyempre, walang gloves, palengke. Wala rin mask. Pero ngayon, may mga mask na rin kasi. Paano na ililipat yan? Itong dapat gawin kapag may outbreak. Ugaliin po natin, hugasang mabuti ang gulay, karne na lulutuin natin. Hugasan natin mabuti yan. Lalo na ang mga prutas na hindi na niluluto. Na kinakain na lang, di ba? Yung mga prutas, ang mga salad, mga lettuce, di ba? Hindi yan lulutuin, hindi na yan mainitan. So, ugaliin natin hugasang mabuti yan. Huwag tayong manghinayang sa iba, bayad natin sa tubig. Mag-aksaya kayo ng tubig kung sa kalinisan. Okay? Huwag kayong manghinayang sa ibabayad nyo. Manghinayang kayo sa buhay nyo. Okay? Linising mabuti. Hugasang mabuti. Lalo ni mga prutas na kinakain na lang. Hindi na niluluto. Okay? Hugasan natin ito. Dahil di mo alam na uubuhan o nahahatsingan na babahing ang mga humahawak nito, mga tindera. Diba? Yan, siyempre, busy yan. Tapos, katwiri nila, palengke lang naman. So, makahatching sila. Habang inaayos yung mga produkto nila, yung mga ititinda nila. Tapos, nauubo. Diba? Mga ganun. Diba nakakatakot? Kaya, yung lalo na yung mga karne na nilalangaw, hugasang mabuti, kuskusin ng asin. Yung asin kasi ang papatay sa mga germs na hindi mo nakikita. Sa mga virus na hindi mo nakikita. Okay? At yung mga prutas na galing sa China, yung mga gulay na galing sa China, kuskusing mabuti, hugasan. O kaya iwasan na natin muna bumili ng mga prutas o gulay na galing sa China. Okay? Tangkilikin natin yung mga local vegetable natin. Mga local fruits. Para makaiwas tayo. Yan. Yan ang mga dahilan na pwede mong makuha kahit hindi sa exotic food. Yung mga simpleng inihahain sa lamesa, mga luto yung pagkain. Yan. At isa nga pala, iwasan natin kumain sa mga turo-turo. Bakit? Yung kutsarang ginamit na ng ibang tao, na sino mang tao, kahit minsan mga pulubi kumakain doon, maaaring hindi nila nahugas ang mabuti. Bakit? Eh kasi nag-iikip lang sila ng tubig sa mga turo-turo, sa mga gilid-gilid. So nagtitipid sa tubig yan. Hindi ganong hinuhugasan ang baso, kutsara, plato, lahat ng ginagamit nila. Pati yung tubig nila, eh matagal na nakatingga yun sa kanilang mga galon na iniinom mo. Kung kakayanin umiwas tayo sa mga turo-turo. Hindi ko naman sinisiraan yung mga turo-turo, pero delikado na ngayon eh. Napaka-delikado na. Hindi naman tayo magiging maarte, pero delikado na kasi nga kalat ang virus. Yan. Yan maaari natin yan makuha sa mga pagkain simple, mga pagkain na nakakain natin sa mall, sa fast food. Kaya, ang sabi ko sa inyo, medyo ingat-ingat, medyo wag tayong baboy, wag tayong madumi sa paghahanda at pagluluto ng pagkain. Napakalaking usapan. Napaka matinding usapan ang pagkain. As chief cook, malaking usapan sa akin ang pagkain. Hindi pwedeng ganun-ganun lang yan. Ang mahalaga yan, hugasang mabuti ang pagkain. Okay? Maraming salamat po. Ito pang ang na-share ko about sa coronavirus. Totoo po yan, galing yan sa World Health Organization. Posible yan mailipat sa mga pagkain. Sa pamamagitan ng pagbahing at pag-ubo sa mga food handlers sa mga pagkain na to. Kaya hugasan po natin mabuti. Maraming salamat po. Subscribe po tayo sa ating channel. Yan po. At huwag po kalimutan ng notify bell button para updated kayo sa mga bagong video. Sil Antonio po ulit. Nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagtangkilik sa aking channel. Maraming salamat.